gagawin po nating recipe ay mushroom yema. So, kailangan lang po natin ay yung atin pong oyster mushroom. Ito po ay na-blanch na rin po namin or nabandian na namin. At the same time, napino na po namin siya. So, kailangan po masiguro natin na wala siyang masyadong tubig para po hindi magsabaw yung ating yema. So, prines po namin ulit ito gamit po magic towel. Meron din po tayo ditong condensed milk. At meron din po tayo ditong mani. Optional po yung ating mani at yung ating vanilla flavor. So, meron din po tayo ditong asin. Ito po ay ginagamit natin para man-neutralize po natin yung tamis galing po dun sa ating condensed milk. So, ang ating pong pamaraan, umpisahan po natin. So, ilalagay na po natin ang ating mushroom sa ating pong kawali. So, medyo painitan po muna natin siya para po mawala yung mga moisture po dun sa kabuti natin para po matanggal yung mga tubig. So, kapag po tingin nyo ay medyo brown na po yung ating kabuti at yung medyo wala na po siyang tubig, pwede na po nating ilagay ang ating condensed milk. Nito ay hahariun lamang po natin siya at kailangan po ay mahina lamang po yung ating apoy para po hindi masunog yung ating gatas. Haluin lamang po natin siya ng haluin hanggang sa lumapot ito at huwag po natin hayaang masunog. So habang hinihintay po natin siyang lumapot, pwede na po natin ilagay yung ating pong vanilla extract. Mga ano lang po, konti lang, tansyahin lang po natin mga 2 patak. Pwede na po tayo maglagay ng asin. Haluin po natin ulit. Kapag po kumukulo na yung ating pong gatas, pwede na rin po natin ilagay yung ating mani. Kapag po medyo sticky na siya, kagaya po ng nakikita nyo, pwede na po nating patayin yung apoy para hindi po siya masunog. So, kailangan po, hindi po natin sosobrahan ang pagluluto sa kanya kasi maaari po kapag lumamig siya ay sobrang tigas. So, kailangan po ay katamtaman lamang yung lapot niya. Ready na po ang ating mushroom yema spread. Kung gusto niyo naman po na maging yema candy siya, pwede naman po na
Pagka palamig po natin, medyo patigasin po natin siya at i-wrap po natin or balutin natin dun sa Yema wrapper.